Kamusta mga amigos? Matapos nga ang disappointing season para sa Milwaukee Bucks, kung saan hindi sila nakaabot sa NBA Finals kahit na sila ang top-seeded team, at tinalo lamang sila ng Miami Heat sa 5 laro. Umugong ang pangalan ni Giannis Antetokounmpo na posibleng umalis sa Bucks dahil kahit na nanalo siya ng back-to-back MVP ng regular season, pero hindi niya daw madala ang kampiyonato sa team, ay isa daw itong failure. Nang matanong si Giannis sa kanyang plano patungkol sa napipintong pagiging free agent next season, kung sakaling hindi siya makapirma ng Supermax extension, ay nasabi niya nga na okay naman daw ang kanilang ginagawa ngayon. At pag nagpatuloy daw ito, ay wala siyang ibang gustong paglaruan kundi ang Milwaukee Bucks. Pero pag hindi daw sila nagperform ng maayos next season, ay mas magiging mahirap daw magdesisyon kung saan siya maglalaro. As long as daw pareho sila ng gusto at nakapokus sa isang direksyon, ay wala daw rason na di siya maglaro ng 20 or 25 years sa Bucks, o kaya maging part ng coaching staff o maging member ng front office. Dahil sa pahayag na yan ni Giannis Antetokounmpo, ang Bucks ay gumawa ng moves para ma-improve ang kanilang roster. Una nga dyan ay nakuha nila si Drew Holiday sa Pelicans sa isang trade kapalit ni Eric Bledsoe at ilang draft pick gaya ng deal ni Anthony Davis sa Lakers. Sunod sana ay ang sign and trade para makuha si Bogdan Bogdanovic, ngunit nagkaroon ng aberya kaya hindi nga natuloy ang trade. Dahil dyan, nag-iba sila ng plano para mapunan ang kanilang roster. Kinuha nila si DJ Augustin, Bobby Portis, Brian Forbes, and Torrey Craig, at pinapirma muli nila si Pat Connaughton. Ginawa lahat ng Bucks para ipaalam kay Giannis Antetokounmpo na all-in sila na ma-improve ang team para makatulong niya makuha ang kampiyonato. Ang tanong lang dyan mga amigo, sapat na ba ito para ma-convince ng Bucks si Giannis na mag-stay sa kanila? Si Giannis ay nakaset na pumirma ng 5-year Supermax extension na nagkakahalagang $228 million. Napakalaki niyan mga amigo. Pag nangyari yan na pumirma siya, ay siya na ang pinaka-highest paid player ngayon sa NBA. Subalit hindi dyan nagtatapos ang mga balita habang hindi pa pumipirma si Giannis. Napakaraming team ang interesado na makuha siya. Isa na dyan ang Miami Heat, kung saan kapareho sila ng agent ni Bam Adebayo at puro 1 year lamang nakapirma ang karamihan sa kanilang player para mayroon silang cap flexibility sa oras na makuha nila si Giannis. Kanina lang ay pumirma si Bam Adebayo ng 5-year $163 million. Napapabalita kasi na hinihintay daw ni Bam Adebayo ang desisyon ni Giannis para kung sakali malaki pa ang kanilang cap space next offseason. Isa pang may pinakamalaking interest ay ang defending champion na Los Angeles Lakers. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, may dahilan daw bakit hindi pa pumipirma si Anthony Davis ng kontrata sa Lakers. Dahil hinihintay niya daw ang desisyon ni Giannis Antetokounmpo. Posibleng makuha ng Lakers si Giannis kung pipirma lang si Davis ng 2-year, kung saan sa pangalawang taon ay meron siyang player option o ang tinatawag na 1+1, at pwede siya maging free agent muli pati si LeBron James next offseason. Ayon yan kay Brian Windhorst. Makakaya pa rin ng Lakers na bayaran si Giannis Antetokounmpo kahit naka-max contract na si Anthony Davis. Dahil eligible kasing papirmahin si Davis gamit ang bird rights. Sabi kasi sa rule na ito, eligible ang isang player kapag naglalaro siya sa team ng 3 season o lumipat siya via trade, kung saan ang kontratang dala niya ay yung dating pinirmahan niya sa pinanggalingang team. Hindi na re-reset ang bird rights via trade. Diretso lang ito, kaya pwedeng papirmahin ng Lakers si Davis under sa bird rights. Hindi pa natin malaman kung ano ba talaga ang magiging desisyon ni Giannis Antetokounmpo. As long as na hindi pa siya pumipirma, maraming rumors pa rin ang lalabas. Kayo ba mga amigo? Gusto nyo ba makuha ng Lakers si Giannis? Mag-iwan lamang ng opinion sa comment section sa baba at aking babasahin yan. At huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, like and share, at i-hit mo na ang notification bell para wala kang ma-miss na bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. God bless.